Hey guys, nandito na po tayo sa Allen Mall Park. Tayo po ay mababa na guys. Time check guys is 10 PM. At yung mga kasama ko nakababa na po yung iba. Alas 10 po ng gabi na po guys. Patuloy pa rin to ngayon. Pagka baba ako, dire-diretso po itong biyaya. Ayoko po kasing sayangin yung oras. Tingnan ko lang din guys yung sitwasyon sa labas. Kasi alam mo naman po natin na medyo taglit po tayo sa tsaka guys, mabilis-bilis yung kasi umalis kami dun sa sa Matnog. Mag-8 na yun eh. Mag-8 na. 2 hours nga lang. 2 hours lang yung biyahe niya guys. Mabilis nga, fast cut. Kaya nga pala mabilis. Kasi dati guys, talagang 4 hours tong biyahe po ng Roro papunta dito sa mga port ng Allen tsaka papuntang Matnog din. 4 hours din eh. Nagbabas po kami dati. Okay guys. Baba na po kami guys. Okay guys, let's go. Ito po sila guys, sana maging kasama ko sila sa biyahe. Sana po hindi sila magpapahinga sa dito sa port. Okay guys, okay, red seat po sa atin guys. Update ko po kayo mamaya guys sa about sa pagbibiyahe ko ng tuloy-tuloy kasi palubat na rin po yung cellphone ko guys eh. Gusto ko sana mag-charge kayo na dyan sa may bars. Wala naman ako nakita nag-charge. Okay guys. Oops. Medyo madulas. Madulas po yung yung bakal. Diretso na to. Alas 10 na guys, 10:20 PM. Okay, target ko kasi guys makarating na sa Manila ko guys bago magliwanag. Kasi papunta dun sa amin. Siguro mga 2 hours o 3 hours lang biyahe papunta sa amin mula sa Tacloban. Kailangan po makarating ako ng sa Manila ko bago mag liwanag. Okay guys, ride safe po sa atin guys, madilim po yung daan. Maliwanag naman po yung aking ilaw. Baka naman na Suzuki. Ang ganda po ng ilaw yung kanistak. Guys, ito yung makasama ko guys. Sana makasama ko sila po. Pasensya na po kayo guys sa boses ko. Ganito po talaga pag nalalamigan po ako. Malamig po kanina kasi doon sa sa Roro.
Ito guys, yan ang dilimang kalsada. Yeah guys, sige, patutuloy ko na to guys. Wala akong kasama guys, ayaw magano. Ayaw daw, ayaw natin lang bumiyahe. Hinintay ko dito, sige na, dito. Baka tumigil sila dun sa ano, sa pier, baka dun silang papaumaga. Oh guys, gusto ko kasing palagang makana, makarating yung maaga, tsaka sinusubukan ko talaga sa guys kung ilang oras talaga siyang bayan tuloy-tuloy lang. Kalubat ng cellphone ko guys, tuloy-tuloy siya. Problema dito sa mga ganitong probinsya kasi ano, walang mga street lights pa na naka-install mismo. Check tayo guys. Ano ba? Ako nagproblema kung asa makakita sa dahon ng laya. Akong amigo nagtinag na siya mahiputa. Kasakit ilugan kay tugay na daw siyang wala karapapampam rapapam pam pam rapapapam pam daku iyan na si abot sa dalungan rapapam pam pam. Ano guys, mag 11 na guys. Okay, laban lang, tuloy lang. Ano kasi guys, sa biyahe ng ganito guys, magsarap bumiyahe ng gabi kasi makikita mo yung mga kasulubong kasabayan mo kasi yung mga ilaw. Hindi ka maano. Ito, sarap bumiyahe sa ganito sana. Shoutout nga pala sa mga kapatid ko dyan sa Kulaba. Malapit-lapit na ako. Malapit-lapit na akong tukin. Nakatakot sa kalsada. Hindi mga hanggang sa ilaw guys. Ingat po tayo guys. Sabayan nyo lang po ako guys ha. Huwag nyo lang pa kung huwag nyo pa kung ano napakatulog ang kasada. Nakalupat lang po naman ang cellphone ko. Malamang hindi ko na ito matutuloy yung videos ko. Update ko na lang kayo guys pag umaga na. Kahanap ko ng area na ng charge. Ka-charge ako ng cellphone. Shoutout nyo pala sa mga kaibigan ko dyan sa Ortigas, Pasig. Guys, ito na ko guys. Nasa ano na pa ako, sa summer na pa ako. Almost 14 hours na yata ito. Okay, 14 hours, 16 hours na ito. Kukunin ko siya guys ng ano, ng 24, 28 hours guys papuntang biliran. Atry ko, ayaw ko matulog hanggat kaya ko pang bumiyahe, ayaw ko pang matulog, ayaw ko pang magpahinga. Medyo okay pa naman po sa katawan ko. Medyo ramdam ko pa naman po yung ano,
adrenaline kahit gabi na. Na guys, ako na lang po talaga mag-isa sa kalsada guys. Kaya bibira na lang yung may mga motor-motor sa paligid guys. Alas 12 na kasi. Mabuti itong GSSX ay napaka tibay ng biyahe. Mula ano guys, mula Caloocan hanggang sa Matlog Sursogon. Siguro apat na beses akong naginto dahil naiiyak ako guys. Tsaka pag-gasolina. Bilib ako guys sa kanyang ano, sa kanyang makina. Asab na naman guys, wala pa akong naramdaman na kakaiba sa takbo ng makina. Iba lang yung pakiramdam ko para may kumakapit na sa likod ko guys. Parang may nakasabit na sa likod ko guys. Kakaiba na naramdaman ko guys, pero sige lang. Guys, update ko na lang kayo guys. Bye. Bye bye guys.